dati pa kasi, since high school pa ako, nag-aalaga na ako ng kapit. Tapos pag yung 2019, nakita ko maraming strain ang naglabasan ng gapi. Doon bumalik yung hobby ko. Kaya nag-umpisa ako ulit mag-alaga. Year 2019, pag umpisa ko talaga mag-alaga, may show na agad. Dati sa Team Dapya, tsaka sa GCP Butuan. Yung time yun na talagang hindi pa masyado marunong mag-room, pero sumali. Kasi may nakita akong isda na medyo paborito ko rin. Una, katawan talaga yung tinitignan ko. Pagkatapos, form. Pag pattern, yung fine pattern talaga yung pinaka gusto ko. Tapos, pag solid naman, yung full mask talaga yung isasalang ko pag nag-groom ako. Yan yung mga picking na na-adapt ko. Mga 1.5 months simula na ako mag-pick niyan. Yung unang lumalaki sa kanila, tapos tinitignan ko yung form niya. Dati ginagamit ko 8x12x12 yung sukat. Mas maganda talaga yung mas maluwag para tuloy-tuloy ang paganda sa kanilang form. Tapos yung body talaga, kailangan lamang kasi pag malaki, malaki din ang puntos niya. Dati, hanggang ngayon, ginagamit ko pag umaga, dap niya lang ginagamit ko pag umaga. 3 times a day ako nagpapakain. Yam yung binibigay ko sa kanila sa tanghali. Tapos paggabi, BBS, BB Brand Chef na yung pinapakain ko paggabi. 3 times a day lang ako nagpapakain kasi may trabaho man tayo. Pag nag-groom ako, kailangan yung hindi siya malakas, hindi rin siya mahina. Sakto lang para tendency kasi pag mahina, lalo na pag marami silang pupo dyan, tapos mahina yung erector mo, may tendency kasi nga bababa sila. Iba kasi pag malakas yung pressure ng tubig, hindi sila hinto dyan, palagi lang silang nakagalaw. Kaya hindi sila madaling tilrat, hindi masisira yung buntot nila. Pag grooming talaga, every night talaga ako nagbabawas ng tubig. Kasi yung target ko dyan, yung mga pupo nila yung makukuha. Tapos, kasi yung style ko, hindi ako magdadagdag ng tubig pag nagkukuha ako. Pababa ng pababa yung tubig dyan. Kasi araw-araw ko naman, kasi pag araw-araw mo din siyang nilalagyan ng bagong tubig, maiba din yung pakiramdam ng isda. Kaya dandahan ko siyang inano. Paunti-unti yung tubig, palagi every night kinukuha ko yung pupo niya para yung quality ng tubig palagi ring maganda. Tapos saka na ako magdadagdag pag umabot na yung tubig ng kalahati, saka ko na siya dinadagdagan. Sabay ko na yung mga filter niyan, sabay na sa paghuhugas. Pag sa breeder naman, pag nagpipick ako ng breeder, yung maganda talaga. Kasi dyan man sila kukuha ng kumbaga itsura din ng anak, dyan man yan makukuha sa parents. Kaya pag nag-picking ako ng breeder, yung maganda talaga. Halimbawa, week to go, may actual show na gaganapin. Ang gagawin ko dyan, every night talaga ko siya sinusundan-sundan ko siya ng ilaw ng spot para para pagdating sa actual na hindi na siya manibago pag nailawan siya ng spotlight. Huwag mo lang siyang ilabas sa tank niya. Tignan mo lang tapos pagalaw-galawin mo siya para dating sa actual hindi na siya may ilang kahit alawin siya. Galawin ng mga judges.
stress reliever talaga sa totoo yan. Kasi pag galing ako ng trabaho, medyo pagod sa trabaho. Pag nakikita ko sila, tapos pinapakain, nawawala na yung pagod ko. Kaya hanggang ngayon, pag hindi na siguro ako nag-aalaga ng gapi, parang mamimiss ko din mag-agapi. Kasi habi na talaga. Mga newbie dyan na umpisa pa lang nag-alaga, normal lang yan kahit mamatayan. Kami nga ilang taon na kami nag-aalaga, di talaga maiwasan may mapatay talaga. Kasi ang gapi, sensitive talaga siya. Kailangan mo siyang bigyan talaga ng oras at kapanahon para ano din, para makita mo rin yung bunga ng paghihirap mo. Kasi maganda man sila pag naalagaan mo ng maayos. Kaya tuloy lang, para kayo na rin mismo ang makatikim ng katulad nito. May mga ano natin, mga ganito. Masarap din sa pakiramdam pag nakasungkit. Sa lahat ng mga group, gapi group, hindi ko na isa-isahin. Sa mga gapi keepers, from Buena Vista, Butuan, kahit saan sulokawan, lahat, shout out ko sa inyong lahat. Shout out sa DGC, Buena Vista chapter. Solido, DGC Bayugan chapter. DGC Kabadbaran chapter. Tapos Dabao, kay Sir Tonski Pichon Rosaroso, shout out sa iyo, sir. Tapos sa lahat, kay Sir Willy Jogat. Tapos kay Paju, sir. Hindi ko na may isa-isa lahat. Shout out na lang sa iyo lahat. Ako si Lorbin Maturan, 29 years old, from Buena Vista, Butuan City, president of DGC Buena Vista chapter. Mayroon akong asawa at isang anak. Masaya, mabigyan ng oras lahat, walang naiiwan. God bless, hanggang dito lang po. Thank you.